But sa mga nangyari, no, papakumpal ko ito kay Chief PNP at sa ating mga sa PNP para tignan na lang. Kasi tignan nyo naman, what if baliktarin natin ang kwento? Ngayon, masaya tayo rito, no? Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Malamang people will be calling for my resignation. They will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that, no? Ito mga tao to, baliktarin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan kami dalawa, na maski mag-retire daw siya ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin, kaming tatlo. Just to show you a few things, andiyan ba yung mga demanda ko? Pakilabas nga. These are just of the cases na final sa amin, ano? Para lang alam po ninyo, no? Okay. Ito yung final sa amin, no? Ako kasama ko si Matter of Writ of Amparo ay na habeas data in favor of petitioners Kingdom of Jesus, no? Unang kaso po 'yan against Benjamin Abalos as DILG, ibig sabihin na et al and others, General Marbil, General Torre. Marami po kami mga defendant diyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Nakaandyan rin. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc., Office of the Prosecutor City of Dabal, for malicious mischief, first count. Next. Rodrigo versus Benjamin Abalos Jr., Marbil, etc. Second count. Next. Okay. Hindi pa ito. Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad ang nangyari? Diba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong ganun. But sa akin lang, it's let's learn from the lessons of the past. Sana wag na mamaulit and let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwede mag-obstruct ng hustisya. Hindi naman tama iyon. Dahil hindi biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong ito'y dapat lamang idemanda. No? Paimbestigahan po natin yan for obstruction of justice. Okay. Para sa may init na balita sa loob at labas ng bansa, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.